everyone! Hello! Good morning! Good morning! Good morning to all the YouTubers around the world! Hello world and hello Philippines! Welcome to my channel, Let's Cook Vlog! I'll be doing a menu or recipe for today, guys! Ayan, I'm gonna cook a very special and simply recipe. Ayan, oh simply talaga pero may special. Ang galing, no? Hindi ko alam kung saan galing yun. But anyway, guys, and this is our sangkap for our recipe for today. Ayan, which is a fork Chinese cabbage recipe. Ayan, meron tayo, guys, ng ground black pepper. Ayan, kung nakikita yun na katayo. Of course, guys, gagamit tayo ng patis. Pwede rin kayo gumamit ng asin if ever kung ito ay matabang, okay? Kaya dinisplay ko lang siya dyan. So, mayroon tayong 1 tablespoon of oyster sauce. Of course, guys, mayroon tong 2 tablespoon of vinegar, which is suka. And mayroon tayong 3 tablespoons ng black sauce and the red white onions and the garlic. Ayan, na-chop na lahat. Of course, and 1 tablespoon of brown sugar and the spring onions. Mayroon tayong 4 cube and mayroon tayong magic sarap and the long chili green. Ayan. Of course, mayroon tayong calamansi, mga best, and 1/4 of fork. Ayan, na-slice ko na siya, guys. And mayroon tayong Chinese cabbage. Ito, guys, yung pinaka favorite na recipe ni Modelo, guys. Anyway, but before that, guys, alam niyo ba kung anong benefits na makukuha natin dito sa ating Chinese cabbage? Of course, guys, 9 impressive health benefits na makukuha natin dito sa Chinese cabbage and of course the other cabbages. So number 1 is cabbage with pack with nutrients. Number 2 is it may help keep inflammation in check. Ayan. Siguro naman naintindihan nyo, guys, okay? I'm not explaining it too much because it's, ano na, guys, it's very mahaba na ang video natin if I explain it at all, one by one. So, number 3 is cabbage is packed with the vitamin C. So, number 4, it help improve digestion. Number 5 is may help keep your heart healthy. So, it's very good talaga sa ating pangangatawan ang iyong Chinese cabbage, guys. So, number 6 is may lower blood pressure. Yung mga matataba dyan na may high blood. Ayan, guys, kumain kayo ng Chinese cabbage at nakakatulong din talaga sa inyo ito. And number 7 is could help lower cholesterol levels. Yung mga matataba dyan na high in cholesterol, so then kumain kayo, mga best, ng Chinese cabbage or any kind of cabbage. It's good to your health. English pa mo, mga guys. And number 8, cabbage is an excellent source of vitamin K. Ayan. Galing, no? So, last but not least, it's very easy to add to your diet. Ayan, guys. So, ibig sabihin, guys, ang Chinese cabbage, it's good for our diet. Nakakatulong talaga sa ating pangangatawan. Lahat, guys, ang tumutubo sa lupa. Para sa akin, lahat yun ay herbal. So, yun mga guys, ang ating video for today. So, stay kayo there. Just watch me and let's start for my first step, mga guys. So, yun guys, ang first step natin, guys, is marinate natin, guys, ng 30 minutes or 1 hour yung ating fork. So, manok pa more, mga guys. So, let's go, guys, is pwede nyo ibabad all night, okay? The first is, syempre, yung ating vinegar. Ayan, guys. Ayan. Yung ating garlic. Hatiin natin, guys, kasi gagamitin natin mamaya ito. Ayan. 1/4 lang ito, kaya hindi gaano madami. So, yung ating black sauce. Ayan. Yung ating oyster sauce. Siyempre, guys, yung ating black sugar, ang ating brown sugar, the brown black pepper, mga bes. Siyempre, last is yung ating calamansi. So, squeeze natin siya, guys.
yung ating magic sarap. Ako guys, naglalagay ako ng ganito. So guys, mix well para naman ma-absorb ng fork yung mga sangkap na nilalagay natin, of course. So, well guys, kung mayroon kayong pang-marinated dyan, why not? Gamitin nyo. So, yung akin guys, talagang mano-mano. O, diba? So, okay na siya mga best. So, ang gawin natin is, iset aside natin, takpan natin after 30 minutes, guys. Ayan, o. So, ayan. So, next step natin guys, yung ating cabbage. So, cut natin siya guys ng ganyan. Ganyan lang guys ang cut niya, okay? So, yan mga best, okay na yan. Okay na yung cut niya. Ayan, magpakulo tayo ng tubig guys. Is, pakuloin natin siya ng... So, yan guys. Nagpakulo tayo ng tubig. So, kumulo na. Lalagay na natin. Agree. So, yun guys. Patayin na natin at iahon natin mga best, okay? So, pag iahon nyo ito guys, huwag yung panatilihin na mainit. So, hugasan nyo siya guys ng malamig na tubig para hindi siya ma-overcook. Okay? So, yun guys. Then, ilagay natin sa isang bowl at iset aside natin for the, ano na guys, sa next step natin. So, yun mga best, papainit tayo ng another kawali. But, take note, don't forget guys, nagagamit tayo ng vegetable oil. Okay? So, yun mga best, yung ating binabad na fork. Ayan, lumagpas ng 30 minutes. Ayan, kalating oras. Nagiging 45 minutes, but it's okay. Wala nang problema doon. Okay? Much bitter guys, kung ibaba niya po magdamag para mas masarap siya. Yan. So, yan. Ilagay na natin, mga best. So, don't forget, guys. Gagamit tayo ng tubig. Bangon na. Mag-lock up. Alam niyo ba, guys? Pagdating sa karne, very, ano ako, guys? Very masilan. Ayan. Ayaw ko ng half-cook. Gusto ko yung talagang cook na cook. O, diba, chow-chan? So, yeah, guys, maglalagay ako ng tubig. Lagi ko naman sinasabi, pag naglagay ko ng tubig, ang purpose nun is, guys, para maluto niya yung ating fork. Okay? Maglalagay ko ng 1 cup na tubig. Ayan. Ilaga natin siya sa tubig, kaya yun ang purpose ko kung bakit nilalagay ko siya ng tubig para maluto niya na gusto din yung ating karne. Antayin natin mag-dry siya or maubos yung tubig. Okay, takpan natin. So, yan. Takpan ko. Okay, mga bes. So, yun guys, titingnan natin. Okay? Ayan. Wala na ang tubig, mga bes. Ayan. So, ngayon, lagay natin siya sa gilid, guys. Lalagay tayo ng vegetable oil. So, maglalagay tayo ng vegetable oil. So, yun guys, bali ipiprito natin siya ng bahagya. Low medium heat lang mga guys, okay? So, yan. Igigisa na natin. Kasi malambot na, guys, yung ating pork. Yan. Siyempre, yung ating onion. Maraming onion. Maraming onions, mas masarap. Okay? So, yung ating spring onions, mga best. So, sasama natin lahat. So, maglalagay tayo ulit, guys, ng ground black pepper. Ayan.
natin guys yung ating pork cube ba yan para matunaw na niya. Okay. So yung ating chili green. Ayan. So kung alam nyo guys na matabang, pwede kayo mag-add ng tawag dito, patis or asin kung matay patis. So ilagay natin guys yung ating pinagbabaran. Okay. Ayan. So, takpan natin ng 35 seconds lang, guys. Last but not the least, yung ating Chinese cabbage. So, mayroon akong isang recipe. Ano naman yun, guys? Repolyo. Beef repolyo naman yun. Ito naman is pork. Tap na natin at ready to serve na, guys. Tapos na. Lagyan na natin guys sa isang bowl, okay? Lagyan na natin sa atin. Okay. So, yun guys, yung aking recipe for today. Ang aking fork Chinese cabbage recipe. Simple but yummy. Sana po nagustuhan nyo mga bes. That's it for today's video, mga bes. If you like this video, guys, please give me more thumbs up. And if you haven't yet subscribed to my channel, please do so. And of course, guys, don't forget to hit the icon bell so then you can get the notification from my latest video as well. So, maraming salamat, mga bes, sa suporta nyo sa akin lagi. Ayan, salamat po. Salamat na marami. Ayan, God bless us all guys. And see you on my next video. Bye, 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 bye. Baboos. Stay safe and keep praying.